may iba't ibang klase ng guro sa paaralan. Halika, tignan natin ang ilan sa kanila, baka naging teacher mo sila. May mga Miss Minchin. Sila yung klase ng guro na nakakatakot. Yung tipong papasok ka pa lang sa klase nila, tumatalo na ang puso mo sa kaba. Sa tuwing tatawagin ka sa recitation, nanginginig na ang buo mong kalamnan. Yung bang hanggang sa pagtulog mo, siya pa rin ang iyong napapanaginipan. Pero in fairness, bumabait tayo. Lalo na kapag nasa klase niya tayo, nawawala ang gulo natin at kulit kasi nadidisiplina tayo. Meron din namang mga angry birds. Laging galit, pirming galit, mga mukhang galit. Hindi marunong umiti at tumawa. May teacher ka bang ganyan? Galit sa mundo, galit sa lahat. Walang ginawa kundi pagalitan ng kanyang mga estudyante buong araw. Mga bayaning guro awardees. Sila ang mga teacher na kayang ialay ang buhay para sa eskwela at sa bata. Extra ang effort at grabe kung mag-overtime para bang nagpakasal na siya sa trabaho at wala ng social life. I'll be back na teacher. Sila yung mga guro na may ipapagawa sa kanyang mga estudyante at magpapaalam na sasabihin niya, saglit lang class, maglista kayo ng maingay, I'll be back soon. Hanggang sa matapos yung oras ng klase, hindi pa siya bumabalik. The wrong turn teacher. Sila yung guro na magtatanong at kapag nagtataas ka ng kamay, dahil alam niyang alam mo ang sagot, hindi ka niya tatawagin. Pero kapag nagtanong siya ulit, hindi ka na nagtataas ng kamay, tsaka ka niya tatawagin. Nasaan ang hustisya, ma'am? Mga lola basyang, walang ginawa kundi magkwento ng magkwento. Naubos ang oras sa klase pagkukwento ng buhay niya nang nangyari sa kanya kahapon, nung nangyari sa kanyang aso kahapon, yung nagbanggaan doon sa kanto at kung ano ba mga nangyayari sa paligid niya. Sabi nga, puro kwento, wala namang kwenta. Naubos ang buong klase, puro kwento. Mga bookworm, walang ginawa kundi magpabasa. At ang mas malupit, eto pa. May aklat na, ipapasulat pa sa notebook ang aklat. Tas tatakutin ka pa na hindi kayo lalabas nang hindi nyo natatapos yan. Nung panahon ko, kulang ang isang notebook kakasulat. Meron ding mga teacher, mga Nokia 5110. Mga out of this world, luma na, pero nagtuturo pa rin. Connecting people and touching lives pa rin ang kanilang ginagawa. Mga institusyon na sa paaralan, gurong kilalang kilala ang lahat at kilalang kilala siya ng lahat. At ang dialog niya sa unang araw ng klase, naging estudyante ko, tatay mo. Mga multitasking, nagtuturo na, nagtitinda pa, san ka pa? Sila yung klase ng guro na masasabi mong madiskarte. Mga gurong sumasideline upang magkaroon ng sariling kita para matugunan ng pangangailangan ng kanyang classroom at ng kanyang pang-araw-araw na gastusin. At pagkatapos ng klase niya, hindi siya diretso sa pag-uwi. Diretso siya sa grocery store para mamili ng paninda. At pag-uwi niya ng bahay, tatapusin niya ang kanyang mga gawain. Gagawa siya ng mga lesson plan dahil pagkatapos nun, magre-repack pa siya. Yung dinaig pa ang scanner dahil yung pisong tinago mo sa medyas, alam niya, sasabihin pa niya, walang lalabas hanggat hindi ubos ang laman ng tray. Pero syempre, meron ding mga gurong hulog ng langit. Ito ay ang ating Panginoong Jesus na dapat gayahin ng lahat ng guro. Sabi nga sa John 3:2, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. This is the identity of Jesus as teacher, known as one directly sent by God. In other words, sinasabi ni Nicodemo kay Jesus, kayo po ay gurong hulog ng langit. Ang ating bang mga guro ay hulog ng langit o mga hinulog ng langit? So muli, isang pagpupugay sa ating pong mga mahal na guro.
Happy World Teachers Day po sa inyo. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa lahat ng inyong sakripisyo.